Eto na nga, Loy. Kung matatandaan natin, di ba, nalilink si Paolo Avellino at si Kitchu. Nagkabalikan na raw. Si Paolo Avellino at si Janine Gutierrez. Pero ako, naniniwala ako sa ganda, sa bait, sa buting tao ni Kitchu. Makakatagpo siya ng better. Ha? Better? So, hindi good si Celine? Ay, parang matagal nang walang post itong si Gerald at saka si Julia. Kaya ibang netizen ay nagtatanong. Oh. Kung si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto pa rin ba? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy! Papa O, ano si Diaz, ano pa nga ba? Ang lagi ninyong inihirit sa amin? Itchitab na! Dali! The 3 o'clock edition. Yes, alam mo dumadami yung fans mo. Pagpatuloy mo rin ang kaipalan mo. Ano po yun? Hindi naman, kaipal ba yun? Oo, di ba? O anyway, nako, ito na nga. Diyos ko po. O, so, marami na ang nagpapahiwatig kahit pa as of press time, ika nga, ay hindi pa rin nagsasalita si Kim Chu at si Sian Lim tungkol sa kanilang paghihiwalay. According to our common friend, syempre malapit sa kanila yung common friend, oo, na naging kaibigan ko din. Oo, kaya, Diyos ko, sabi ko, kailangan tama ka, ha? Kasi pag dininaya ni Kim Chu, ako, lagot ka. Ha? Siya palagot. Pero syempre, kahit pa tumama tayo, syempre malungkot pa rin ang balita na yun para sa mga tumatangkilik sa love team ni Kim Chu at ni Sian Lim. Ang dami ng mga comment na, di ba? Parang nakakahinayang, 12 years. Oo, diba? Tapos meron pa mga, you'll find a better man. Oo, tapos hug Kim, mga ganun-ganun. Tapos ayun pa, kumalat pa yung quote card kung saan yung sa tagpo ito sa It's Showtime kung saan niyakap ni Vice Ganda si Kim Chu na mabuti kang tao, mabuti ang puso mo, maganda ka, ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu. Tapos niyakap ni Vice Ganda. So alam mo, maraming meaning yon, ha? Ibig sabihin, talaga andito kami to support you. Andito kami to hug you. Andito kami para iyakan mo. Oh. Parang ganun ang meaning sa mga fans. Kasi nga, di ba si Meme, malaman yung mga ibang sinasabi niya. Oh, you have to read between the lines. Oh, di ba? Oh. Parang may katotohanan lagi. Yung mga padaplis. Oo, di ba? Oo nga. Ito na nga, Loy. Matatandaan natin, di ba, nalilink si Paolo Avellino at si Kitchu. Oh, kasi nga, dahil doon sa Limlang. Sa Limlang. Oo. Oo. Tapos lalo na ngayon, merong, what's wrong with Secretary Kim? Oh, yes. Oo, na ginagawa nila ngayon. Nung una daw, naku, ito na naman ako, Diyos. Ha? May nakapagsabi sa akin. Narinig ko lang naman. Ha? Naku, ayan naman si Kuya, narinig ko na naman. Wala ka namang ibang alam na word, Kuya. Ex, narinig ko talaga siya. Meron lang nagparating sa akin. Ayan, nagparating. Na unti-unti pala ay nahuhulog si Kim Chu kay Paolo. Oh! Ayun lang nabalitaan ko, ha? Ooh. Na siyempre, natatouch si Kim sa mga gestures ni Paolo dahil bukod sa sweet, karinyoso, bukod doon, maasikaso. Yan talaga nararamdaman ni Kim Chu na babae siya. Oh! Kay Paolo Avellino. Eh, sino man di mahuhulog pag gano'n? Oo, eh. Gwapo pa si Paolo, hindi pa. Oh, kaya nga lang, wala namang linaw yun. Huh? Kung split na si Sian Lim, tapos na-focus ang attention ni Kim Chu, kung sakali kay Paolo. Wala namang kasiguran mula kay Paolo kung ano, may nararamdaman din ba siya kay Kim Chu. Posibleng meron, posible rin parang mahal ko to bilang kaibigan ko. Or a shoulder to cry on. Yes, ganon. Ang masaklap, ang sabi sa akin ng aking source, nagkabalikan na raw si Paolo Avellino at si Janine Gutierrez. Oh, talaga? Nagkabalikan? So naghiwalay?
Malamang kepweng, naghiwalay yan. Tapos ngayon nagkabalikan, Loy, yan ang alamin natin. Kailangan marinig natin mula kay Paolo o kay Janina, sila na ulit. O kung totoong na-fall na siya kay Paolo. Tingin mo? Kung na-fall? Oo. Pwede. Eh kasi ka-fall-fall naman talaga si Paolo. Di ba nakasama ko nga yan sa walang hanggan? Ang bait-bait niya. Sobra kang mag-fall sa kanya. Kasi alam mo, nilalatag lang naman natin sa kanila yung mga nakakarating sa akin. Sila pa rin ang may karapatang sumagot. Kung i-deny nila ito, o dahil para sa kanila, hindi totoo yung nakarating sa atin, eh sorry. Naku kuya, meron bang ganyan na umaamin? Siyempre hindi niya aaminin yun kuya. Na ano? Na nainlove siya kay Paolo. Naniisip ko lang siyempre babae din ako. Kailan pa? Totoo ba? Yun ang tanong. Hindi mo sa amin sinabi kasi last week, inamin mo, bagong tuli ka. Yun ang tanong. Aaminin ba ni Mrena na hindi siya babae? Siyempre, niyaminin kasi nga lalaki siya. Napaka-gentleman na charot. Ay, naku, Diyos ko. O anyway, huwag naman natin isara yung mga posibilidad ng mga pag-amin nila sa mga isyong ito. Alam mo, ako sa totoo lang, ano, kung aamin si Kim Chu na wala na sila, ni si Yan Lim, dahil marami namang natutuwa kung wala na raw sila. Oo, marami sa natutuwa. Comment sa comment section, grabe. Na gusto siyang iha, gusto siyang i-comfort, gusto siyang saluduhan, dahil napakabuti pa rin yung babae, nakakaya pa rin niyang tumawa, at nakakaya pa rin niyang magpaka-professional sa kabila ng lahat. Ako doon, sasaluduhan ko talaga si Kim Chu. Oo. Pero ako, naniniwala ako sa ganda, sa bait, sa buting tao ni Kim Chu, makakatagpo siya ng better. Better? So, hindi good si Yanlin? Gaga. Siyempre, di ba, pag kunwari, good ka, nawala ka sa akin, hindi makakakuha ko ng better. Ganon. Ay, di mawawala pa ulit yun. Bakit? Para pumasok yung best. Ayun na. Ayun. Di ba? Ganon lang yun. Pero syempre, bibigyan natin din ng chance naman si Sian Lin. Baka mag-explain naman siya tungkol sa mga issue na ito. Oh. Ay, naku kuya. Ayun na naman. Ang haba-haba niya mag-statement kuya. Yes or mo lang naman ang kasagot niya. Hindi niya magawa. Ano talaga ng uling yung weda, no? Nakakaloka to. Ikaw, alam mo? Ay, hindi! Hindi! Wala akong tinuturo dyan! Ano ka? Alam mo, ganyan ka ng ganyan. Oo. Ay, alam mo ba, Mariana, meron sa'yong Christmas gift si Sian. Ah? Ay, naku kuya. Diba? Alam mo, yan si Sian, kahit gano'ng kahaba yan mag-explain, ang linaw kuya, maintindihan mo. Ganun na, pakaganda ng mensahe niya. Na-gets mo? Masahin ko ko, mama, na-gets na gets ko talaga. Si Gaga, si Sian Gasan, tinutukoy ko. Ah. Ay, naku kuya. Alam mo, si Yan Lim, yes or mo lang naman ang sabihin mo. Paligoy-ligoy ka pa. Alam mo, kaya tayo na-accuse na binabayaran tayo eh. Kumambyo. Kagaganyan mo eh, nakakaloka. Pero naiteka lang, ano masasabi mo dun sa pag-delete niya nun lahat ng mga post niya sa ano, sa YouTube niya? Walang natira ah. It's also a statement. Ah. Siyempre maraming ibig sabihin nun. Ayaw niya na ng memories. Oh? Ng nakaraan. Okay. Gusto niya panibagong bihis ang kanyang YouTube. Ay, naku kuya. Baka rebranding. Parang kay Liza Soberano. Ano na kay Liza Soberano? Eh, di ba kuya, pinagbubura niya yung mga posts sa IG? Talaga na i-connect mo kay Liza. Nakakaloka ka. Anyway, may mga ganun talaga na tao. Siguro mas makagagaan sa loob nila, sa puso at isip nila. Kung hindi nila makikita yung mga videos ng nakaraan. Ganun lang. Tsaka bigay natin kay Sian yun kasi karapatan niya yun. Di ba, whatever he does to his channel. Di ba? Wala tayong karapatang panghimasukan yun. Nagkataon lang na artista sila, kaya yung unfollow, follow, yan, nagiging issue. Pati yung pag-delete ng mga posts o pag-hide or pag-archive ng mga posts, nagiging issue kasi nga mga celebrities sila.
Pero sobrang strong statement yun, na yun. Wala kang tinira sa ano mo, no? Diba? Pero actually, na, yung dapat na nagtatanggal ng post, yung mga gumagawa ng fake news. Ano fake news? Yung mga quote card. Ah, yung para ano, naka-art card, yung mga yung naka-quote sila. Tapos, syempre, pag yun ang nabasa ng mga netizen sa Facebook or sa IG, akala nila, eh, yung artista mismo yung nagsabi. Oo. Pero, naku, wag na wag po kayo maniniwala sa ganun. Correct. Oo. Hihintayin natin sila mismo sa bibig nila manggaling. Mm-hmm. Otherwise, doon sa legit at doon sa may blue check nilang mga account tayo maniwala. Correct. Katulad ba nila, ano yan? Eh, di ba, nung lumabas yung hiwalayan ng Katniel, nagsalita na daw si Andrea Brillantes. Bakit mamanoy? Dati ba siyang tite? Gaga, hindi. Nagsalita sa ano. Ba't pa ako nag-explain? Ano nga yung pinapatulakan si Mrena? Nahawa ko kay Mrena. Ano sinabi? Ayan, di ba nakakaloka ang haba-haba? Sabi, yes, Danielle and I were indeed secretly dating before, and it's important to note that he and Ate Kat had already parted ways before we became a couple. Therefore, Danielle's statement about my innocence is accurate. Due to the mention of various names, we felt the need to discuss the situation and decided to be open about our relationship. I hope you can understand that, like anyone else, we are individuals in love, seeking happiness without stepping on anyone's toes. Additionally, my thoughts and prayers extend to both of them for healing. Sabi ni Andrea yan. Daw! Tapos for Andrea's interview, click link. Pag kinlik mo, ay, napupunta sa shopping app. Oh my God. Oh, mga ano po yan, mga fake news. Oo. Tapos kami sasabihan fake news. Ano ba yan? Kakaloka. Ayan, tapos pinatulan din ni Jamich na naka-blue check pa yun si Jamich. Na-repost niya. Na-repost niya. Sino bang may gawa nun? Ay, yung chillax. Chillax. Oh. O pag mga ganyang mga hindi kayo sigurado, no? Huwag kayo agad-agad maniniwala. Pumunta kayo sa mismong account ng mga artista. Tingnan nyo kung meron silang inilahad doon. Correct. O kaya meron silang interview na naka-on cam sila. Doon pala maniwala. Meron pa ba silang ibang biktima? Ay, si Joshua Garcia. Nagsalita din daw. Na keso pinapagalitan si Daniel. Si Daniel ang pinagalitan niya? Sabing gano'n nung breaking news, Matagal kitang sinabihan na ayusin mo yung ginagawa mo at yung relasyon niyo ni Kat, pero hindi ka nakinig at tinuloy mo yung kalokohang ginagawa niyo ni Andrea. Oh my God, sasabihin ba naman yun ni Joshua? Hindi sasabihin. Hindi, nilinaw ni Joshua, wala raw siyang sinasabi na ganyan. Sinabi niya ni Joshua. Ano pa? Yung si ano, Sarah Labatty. Di ba nung nagsalita si ano, Ma'am Annabel Rama. Ito daw yung sinabi ni ano, ni Sarah Labatty. I'm grateful that I married Richard because he's truly husband material and a father figure. It seems he got brainwashed. That's why he changed. I can't stand the fact that my mother-in-law, you'd think, was not well taken care of by her husband before. My advice to those planning to get married, get to know your future in-laws so you won't end up like me. Ayan ay agad na nilinaw ni Sarah Labatty na hindi raw siya yan at wala raw siyang ganyang sinasabi. Yes. Sabi nga ni Sarah, I just wanted to clear something and this is the last time that I'll have to do this. Please beware of fake news. I never said this. Kaya, Diyos ko, meron pa bang iba? Actually, no, nung sa Katniel, ang dami rin mga... Si Kat naman daw nagsalita, diba? Tapos pati sa YouTube, marami yan. Nagsalita na sa ganito, tapos pinalalala ng thumbnail yung laman nila, pero wala naman pala sa loob. O walang pinagkaiba dun sa mga namatay si ganitong artista, buhay na buhay, pinatay. Kaya ba? Diba? Kaya... Ano po tayo dyan? Alerto tayo. Pagduda po tayo na parang hindi ito sasabihin ng artistang ito. Pumunta po tayo sa kanilang mga account. Otherwise, dito po kayo magtiwala. Maaaring yung mga naririnig-rinig namin, pwede namin sabihin sa inyo. Pero hindi naman para i-confirm din namin sa inyo na confirmed yun. Unless talagang confirmed yun. Pero kuya, may mga naririnig tayo na naibabalik na natin. Oh.
pero confirmed pala. Oh. Eh kasi nga, nakarating lang sa atin. Mahirap naman pag i-confirm natin dito. Tapos, hindi naman pala. Dahil gusto lang natin magpaka-controversial. Oh, hindi. Hanggat maaari, pag naririnig lang at wala pang confirmation, naririnig lang natin. Correct. Ngayon, kung utusan nyo kami mag-verify, na i-verify muna bago ibalita, paano yung i-verify namin tapos i-deny din? Pero verified sa amin. Paano? Ayun. Di ba? Pero yung magalito po, naku, mag-ingat po kayo. Diyos ko. Hindi nyo alam, okay lang yung ano na eh, yung mapupunta ka sa app. Eh, paano ko halimbawang nanakaw na yung information mo, di ba? Na virus ka na. Na correct. Mm. Oo. Mag-ingat po tayo, ha? Oh, kuya, tulad dito, kuya, nag-scroll ako. Ah, nag-scroll ka? Hindi, kuya, nag-scroll. Ha? Nag-scroll, kuya. Scroll. Ah, scroll. Oh, sorry. Taray, may data siya, nai. Tapos? Eh, kuya, nakikita ko yung mga posts ng ibang netizen. Kuya, binibigyan ng mali siya, eh. Alin? Ang alin? Eh, kung si Gerald at saka si Barbie Imperial. Yung picture, kuya. Ah. Oo, yung picture ni Gerald Anderson at saka ni Barbie Imperial. Eh, ano ba talaga yun, kuya? Ay, yung kuha yata sa Dubai. Yung picture yan na yun, tas yung parang ano daw, magiliw. O, gusto mo yun na, dumadin ha. Magiliw daw yung tingin ni ano, ni Gerald Anderson kay ano, Barbie Imperial. So, anong ano issue? So, biglang eto na, yung mga Marites, di ba? So, mga matanglawin. So, tinignan, ay, parang matagal nang walang post itong si Gerald at saka si Julia. Kaya ibang netizen ay nagtatanong. Kung si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto pa rin ba? May narinig ka ba tungkol dyan, Nay? Alam mo, sa inyo ko lang narinig yan. Mamatay! Ayan ano, magbibigyan ng kahulugan ng mga fans at ikaw talaga. Baka tapos, may narinig ka lang naman. Tapos ako'y mapapahamak. Ugali niya din mo. Tapos ako binabash ng mga tao. So, wala ka narinig? Wala. Wala ka narinig? Wala. Nakita ko rin yan kay Barbie, tsaka kay Gerald. Nakita ko rin yan. Tapos yung binibigyan ng mali siya yung tingin ni Gerald kay Barbie. Tapos meron pang ibang picture na magkasama rin si Barbie at si Gerald. Oo, yung mga magkatabi sila, yung nakakapamilya, di ba? Oo. Tapos... Tapos, kuya, napansin mo dyan lately. Walang post na magkasama sa picture, si Gerald at saka si Julia. Ay? But, do they still follow each other on Instagram, Nay? Actually, Loy, no? Uh-huh. They still follow each other. Oh, really? Yeah. So, I don't think dapat kong i-entertain yung mga thoughts nyo. Ooh. Eh kasi, di ba, porque hindi nag-post na magkasama yung dalawa or wala silang IG story na may video sila together. Ano ba yung paghihinalaan yung wala na? Eh kasi di ba kuya, ganyan din yung Katniel at saka Kinsey. Ano yan? Ano? Oh kuya, ilang buwan walang picture together. Alam mo, sa totoo lang, di ba yung kay Kimsey tsaka kay Katniel, naririnig-rinig natin? Dito sa Gerald, Julia, wala akong naririnig. Kuya, baka bini ka na. Wala akong naririnig. Alam mo, kami na. Ayaw na ako test. Parang, kasi late. Ano nang sabi, kuya? Wala kang naririnig. Wala kang nakikita. Ha? Kuya, ang gulab ka na. Ay, nako. Ako, I'd like to believe na sila pa rin. But I'd like to believe, kuya. Ba't yun nga lang sabihin, kuya, sila pa rin? Yun nga. Ako naniniwala sila pa rin. Kayo lang talaga hindi naniniwala, Nene. Si Mrena lang, kanina pa yun may ano. Kagagaganya niya, nagdeduda na naman yung mga tao. Tapos ayun na naman, pag nakita na naman natin si Julia,
Hoy kayo ha. Talagang intriga nyo kami ni Jet. Ano naman sabi si... Dapat ito yung binabalita nyo. Oo, ano, kasama kami. Gagano si Julia. Yan ang gusto ko kay Julia. Oo. Kahit ano pa ibalita natin dito, pag nakikita natin, talaga binabati tayo. Oo. Diba? Inaalaska tayo, diba? Correct. Diyos ko. Oo. Oh, anyway. Ay, Diyos ko po. Nakaraos ka na naman, Nay. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Ako, sana naman po yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, mag-subscribe na po kayo dahil road to 1 million subscribers na po kami. Yay! Dumagdag na po kayo kasi madali lang. I-click nyo lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po ang aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. At pag-click nyo kayo una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana man natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. May bago pa tayong vlog dyan at sana po i-follow nyo rin po ako sa other social media accounts ko. Sa Instagram at saka sa Facebook po, meron din po akong FB page, Mama Loy po. At saka yung mga ikakasal po dyan, magde-debut, may mga corporate events, launches, anniversaries, awards nights. Naku po, meron pong events company si Mama Loy, ang Labida Events. I-visit nyo na po ang www.labidaevents.com for inquiries. Thank you po! Rena. Hello mga ka-update, papalo naman po ng aking FB page. Ate Rena po, M-R-E-N-A. And Doc LJ, see you tomorrow for my permanent smile. Wow! Saan yan? Kuya, sa smile creation. Yes! Doc LJ, hello! Ayan, Doc LJ. At syempre pa ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Of para course! Para sa ating gorgeous na ngiti. Yan, no? Ang bunny teeth, ang dami ng papabunny teeth sa kanila. Naloloka na si Doc Jake, si Solis. Yes! Oo, bakit pa pinausin niya yung bunny teeth? Ang dami tuloy nagpapagawa sa akin. Ang dami na daw kuneho dun sa clinic niya. Oo. Diyan po siya, Nay! Yung clinic niya sa E. Rodriguez po, sa tapat lang po ng Christ the King Church. Correct. At syempre pa ang RCC, Staffing Solution. Yes! Ni Boss Romer Gutierrez Haso. Yung mga gusto mag-abroad, lalo na sa US of A, pati buong pamilya nyo, pwede nyo madala dyan basta qualified kayo. No? Correct. At least meron kayong 2 years experience dito sa pagtuturo bago kayo magturo dyan sa US of A. Mm-hmm. Diba, ang taas ng sweldo, ha? Diba? Bit-bit mo pa ang pamilya mo, nakakaloka. Mm-hmm. O, visit lang po kayo sa kanilang fanpage, ha? Ang RCC Staffing Solution USA. Ayan, hindi lang teachers, meron ding mga hotel service staff. Pati yung mga, yung mga nag-work sa restaurants. Ayan. Yes! Ask nyo sila dyan. Okay! Uh-huh. And we'll see you soon, ha? Yes! Sir Robert! Imi-meet ka na namin finally. Makikita ka na ng mga bakla. So, December 30 to January 4, nandiyan po. Oh my gosh! Oh, we're excited for our white Christmas. Yes! Ayan. Yes. Baka hindi pumapalakpak yan, Brenna. Daw kasama ko yun. Oo, pero, may pakimkim sa'yo si Romer. Yeah! Ay! Hindi ka? At syempre pa, ayan, makikita rin tayo ni aking kumaring si Rose Santos. Oh! Ang ninang ni Erin dyan sa New York. See you pa in New York! Yes! At syempre pa si Tita Meren Opeña. Of course! Doon naman tayo sa kanya sa Corona, California magstay. Aha! Dyan kami magpapasko December 25 hanggang Hanggang birthday mo! Happy birthday in advance, Nanay! January! Oo nga. At syempre pang aking OGDS Inspire, si Becky and Babette, si Marin Pokey, at si Eugene Domingo. Oh! Ma-inspire kayo sa kanilang mga pinagsasabi about life. Ang ganda, promise. Totoo. Ayan, ha? Na nasa I1TSC na rin yan. Wow! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot. Namang pasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin?
Chichika mo na! Dali! Naku, ba't nanaktak pa ba si Brenna? Wag na. Pwede yung ano eh, pakita mo na yung sugat mo nagnanaknak. Iba yun. Ay, iba ba yun? Ay, alam mo